Aabot na sa 463 bilyon pesos ang halaga ng pamumuhunan na inaprubahan ng Board of Investments na karamihay, nakatuon sa sektor ng renewable energy at manufacturing. Sa usapin naman ng investment pledges na nakalap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa ibang bansa, siya na raw mismo ang nagmo-monitor nito. May ulat si Patrick De Jesus. Tiniyak ng Board of Investments na patuloy nilang pinagtatrabahuan ang investment pledges na nakuha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang nagdaang foreign trips. Ayon sa BOI, mismo ang Pangulo ang nagbabantay sa mga investment pledges sa kanya na abot sa $64 billion o 3 trilyong piso. Ang Pangulo po talagang binabantayan niya o yung minomonitor niya yung mga pledges na ito na binigay sa kanya. So tinitingnan namin ano ho yung mga balakid or nagpapasagabal, bakit hindi ka agad makapasok. Gayunman, may magagandang development ayon sa BOI pagdating sa ibang aspeto ng pamumuhunan. Sa first quarter ng taon, aabot sa 463 billion pesos na halaga ng local at foreign investments ang kanilang naaprubahan. Mas mataas ng 155% kumpara noong nakaraang taon. 40% na rin ito ng kanilang kabuang target na 1 trillion pesos ngayong 2023. Because we are already at that level, si Secretary Pascual po itinaas po niya yung target namin for this year to 1.5 trillion pesos. And patuloy po kaming nangangalap ng mga investment leads sa iba-iba hong countries, local po and foreign investments, para po magkaroon po tayo, makagawa po tayo ng mas marami pa hong trabaho dito sa Pilipinas. Karamihan sa mga investment na ito ay sa sektor ng renewable energy at manufacturing. Dagdag pa ng BOI, ang bulto ng mga aprobadong proyekto sa ilalim ng mga investment ay mapupunta sa Western Visayas, sumunod ng Calabarzon, Ilocos Region at Davao Region. Patrick De Jesus para sa Bayan.